Oh, ano ngayon? Hindi nyo kailangan ipa-DNA yung bata dahil wala namang nangyari sa kanila. Dahil doon sa boss niya, maraming nangyari. Yo! What's up mga idol? Kamusta kayo? Papa Bear nga pala, isa sa FLM rappers, isa sa official FLM vloggers and defenders. Ayan, kamusta kayo mga idol? Muli ay maligayang pagbabalik dito sa ating munting channel. At syempre, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel at ngayon ka lang naligaw, aba, kung nakikita mo yung subscribe button, yung like button, aba, napakadaling pindutin yan. At syempre, huwag mong kalimutang i-hit na rin ang tiny bell para updated ka sa aking mga video. Syempre nandito ako kasi gusto kong ipaalam sa inyo ang mga pasabog ni Kuya Jam. Meron siya mga pasabog na dapat nyong malaman. At syempre, shout out kay Kuya Jam. Ayan, Kuya Jam Antonio. Sa mga hindi pa nakakadikit o nakakasubscribe kay Kuya Jam Antonio, ayan, dikitan nyo na po ang kanyang channel. Pero bago yon, gusto ko muna magpasalamat at i-shout out ng bonggang bongga si Mags Laarni Fam. Ayan, pakidikitan po yan. Si Nanay Josephine Klosterman. Ayan. Si Ate Ami Ayuban. Ay si Ate Vivian Fielding. Si Ate Cyber Mix. At si Ate Aura Plaza. Ayan, dikitan nyo po yan kasi sila po yung mga kauna-unahang nagpa-member sa ating channel. Kung makikita nyo o kung napapansin nyo, may bago sa ating channel, meron na tayong join button. At sa mga gustong sumali o sa mga loyal supporters ko o subscriber ko dyan, pwede nyong pindutin yan at mamili kayo ng inyong gusto. Ayan, para makasali o maka-join dito sa ating channel. At syempre, may mga previous tayo dyan. Shout out, pwede natin i-promote ang channel nyo dito sa ating channel. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpa-member sa akin. So ayun, dumako na tayo sa topic natin ngayong araw. Ayan, pero bago yun, gusto ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi saan mang sulok ng mundo. Ayan, so simulan na natin. And 3, 2, 1. Gusto ko itong malaman ninyo. Christina Caber na binayaran ng mga Tabobo Gok Warriors. Maghahabol ka? Di ba noon di ka naman naghahabol? Di ba noon wala lang? Di ba noon lumapit ka pa sa akin para humingi ng konting tulong? Dala mo ang anak mo dahil umalis ka sa probinsya ng Samar dahil binubugbog ka ng nakasama mo at yung nakasama mo Delikado Uno, shout out. Teka, i-ano kita. O ngayon, ano ang ihahabol mo na anak ninyo? Kausap ko ang nanay ko, ang nanang ko, sa lahat ng makapanonood nito. Iron Rock, walang ihahabol si Christina Caber na anak kay FLM. Ito ang tandaan mo. Dahil yung anak ni Christina Caber na yan ay anak niya sa boss niya. Nananahimik ako kung ano-ano sinasabi nyo sa church. Nasasaktan nyo mga tao sa loob ng simbahan. Ngayon wala na ako. Ako na lang. Ako na ngayon yung papalag. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong bait ng hayop, pag nasasaktan, lumalaban. Christina Caber, huwag mong ihabol ang anak mo kay FLM. Unang-una, hindi niya anak yan. Yaan ay anak ng boss mo.
Di ba? Tama ba? Ipapaako mo? Ihahabol mo? Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa mga interview mo na ikaw at kayo ay naging mag-asawa pero wala kayong pakialamanan. Tandaan mo to, naalala mo ba nung lumapit ka sa akin na humingi ng tulong kahit magkano? Kasi lumawas kayo ng Maynila from Samar. Pinuntahan mo pa ako sa isang convention center na kung saan inabutan kita ng maliit na halaga. Dala mo yung anak mo. Bakit? Diba dahil binubugbog ka ng asawa mo? Ay, sorry, kinakasama mo pala. Sabi ko, tahimik lang ako, diba? Sekiyama, tahimik lang ako sa lahat dyan. Yung anak ni Christina Caber na sinasabi nila na bawsi, na yung anak na yun ay hinahabol at hindi naging mabuting ama, si Norman o FLM, hindi niya anak yan at walang anak si FLM sa kanya. Kakagalit, diba? Gusto niyong pagkaperahan? Gumamit ka pa ng pangalang account na Guyrance. Gumamit ka ng pangalang Guyrance para lang kausapin mo ang mga tao sa church na patigilin ako sa aking ginagawa. Ang sasabihin niyo pa para manahimik ako, para huwag akong madamay dahil nandito na ako sa profession ko. I don't care if I've lost my positions. I don't care if I've lost everything that I've lost one brother to me. Guyrance, ha? Guyrance. Sa akin ng screenshot mo. Sa akin ng screenshot mo. Bakikipag-inter... Di ba hindi ka naman naghahabol noon? Wala ka kang pakialam eh. Di ba hindi ka naman naghahabol noon, Christina Caber? Ayokong gawing T, yung R. Ayokong tawagin kang Christina Ka-M. Tahimik ako eh. Kakausapin mo yung church at sasabihin mo kung ano-ano. Nagtrabaho ko okesyo sa bakery dito sa Fairview. Hello! Kahit hanapin mo yung bakery dito sa Fairview kung nagtrabaho ako sa bakery sa Fairview. Wala. Wala. Sa lahat ng makapanonood, tandaan nyo to. Si Christina Caber kailanman ay hindi nagkaanak kay Norman Mangusin. Bakit? Kausap ko ang nanang ko. Papa-interview ka doon kay Tomboy? Wala ngayon, sige. Tanggalin ko muna yung ginagawa kong pag-share. Usapang tao tayo ngayon. Usapang natural. Hindi ka magpapakita ng muka doon. Tinanggal yung lahat ng picture mo. Bakit? Wala kang makita ang muka mo, Christina Caber. May nunal sa muka. Malapit sa ilong. Nirespeto kita. Pero hindi mo ako nirespeto. Wala kang hinahabol nun eh. Wala kang pakialam nun eh. As far as I know, my mom told me this. Bakit ka iniwan? Bakit ka iniwan? Ayan. Gusto niyong malaman? Total deal lang naman. Ginigil niyo ako eh, no? Isa pa. Bago ko balikan, yung Nico Mangusin na account, yan ay ginagamit ng Tabobo Warriors sa pamamigitan ni Sian Gasa. Higil. Share nito. Share nito nung makarating doon sa mga tabubugok warrior. Sige. Grabe yung nararamdaman ko ngayon, galit. Hinahanap ko yung puwang sa puso ko kung paano ko yung patatawarin. O ngayon, wala na ako sa iglesia na aking pinaglilingkuran. Wala na ako doon upang sila'y hindi madamay. Dito ko ngayon dudurugin total. Dito tayo nagkakadurugan. E di maghabulan tayo.
Christina Caber, ikaw ay hindi kailanman nagkaanak sa kapatid ko kung siya ay si Norman. Dahil yung anak mo ay anak mo yan sa boss mo. Kaya't nung tumira ka sa Samar, ikaw ay naghirap dahil binubugbog ka at sinasaktan ka. Tama ba? Lumapit ka sa akin upang ikaw ay makapunta dito sa Maynila at makapagsimula muli ng trabaho. Binigyan kita kahit mga kunting salapi lang. Kasama mo ang anak mo, sabi mo, lumapit ka sa akin, pinuntahan mo ako sa isang convention center kung saan ikaw nang hingi ng kunting salapi para makapagsimula ka. And I give it to you what I have. Gagamit ka ng ibang account sa pangalang Guidance, ime-message mo ang church ko upang ako ay pigilan sa aking isinisiwalat at ginagawang paglantad. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na yung mga Tabobo Warriors may binabalak at bayad ka. Tahimik ako na namumuhay. Hindi ako nangialam. I live in my own. Ngayon sasabihin nyo, pamamanmanan nyo ako. Sabi nga ni Takeru sa isang live niya, pamamanmanan ako. Hoy Takeru, pumunta ka rito. Sasabihin ko sa'yo, babalatan kita ng buo. Hindi ako natatakot sa'yo, Takeru. Kaya kitang balatan ng buo. Nakarating to sa'yo. Pamamanmanan mo ako? Halika, nang makita mo kung sinong hinahanap mo, pumunta ka rito. Pumunta ka sa Sarmiento Street, Novaliches, Bayan. Halika, haharapin kita, babalatan kita ng buo. Bubunutin ko isa-isa yung bigote mo sa baba. Yan ang gusto mo? Hahamunin niyo ako? O ngayon? Ngayon, Christina Caber, yung anak mo, kailanman ni isa walang dugong FLM yan. O dugong mangusin yan. Dahil yan ay anak ng boss mo. Bakit? Humihingi ka ng tulong kay FLM? Hindi ka nabigyan? Nag-offer yung kalaban? Dun ka? Pansin mo, sino nag-re-interview? Yung tomboy? Sinong may kasama? Yung magbabasurang babae? Yung basmabaho pa yung budhi sa basurahan ng dumpsite? Yun yung nag-interview sa'yo? Yung babaeng nangangalkal ng basura? Yung babaeng piling malinis sa katawan? Pero yung babae mismo na yon sobrang dumi sa katawan? Ngayon, hindi ako matagal akong tumahimik kasi ayokong may nasasaktan. Eh ngayon, mag-isa na lang ako. Mag-isa lang ako. Ilalaban ko ang kung ano yung tama. Hahabol ka kay FLM? Na ano? Anong hahabol mo? Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi kayo nagsasama, wala kayong pakialam sa isa't isa, at ni isang beses sa buhay mo, hindi mo siya napaglutuan. Paano mo masasabing mabuting asawa ka? Sinong matinong lalaki ang magtitiis sa babaeng walang pakialam sa kanya? Ngayon, ikaw na ang nagsabi sa interview mo na hindi mo siya pinakikialaman at hindi kanya pinakikialaman, ni hindi kayo nagsama sa iisang bahay. Oo, nagkita kayo pero wala kayong pakialaman. Tapos sasabihin mo may anak ka. Hello? Hello? Ikaw ang nagsabi sa kanya doon kay Tomboy, kay ano yon? Iron Rock, hampalusin ko pa ang mukha mo eh. Sige, ang dami mong sinasabi sa akin. Tandaan mo, bilang ko lahat yon. Iron Rock, kung pwede lang kitang murahin, mumurahin kita. Pero hindi ko gagawin. Bakit? May respeto pa din ako sa'yo. Pero in-interview mo, yung tatao, tandaan mo, wala kayong alam sa katauhan namin. I-interviewin mo yung hindi naman kami kilala? Sasabihin nung Christina Caber, hindi siya mabuting asawa, hindi siya mabuting ama, kailanman hindi nagkaanak sa'yo si Norman Mangusin. Bakit? Kasi anak yan ng boss mo!
ano? Gagamit ka ng pangalang Gairans para kausapin yung church. Kaya nga mga minamahal na viewers, wala kayong makikita ng Christina Cabrera sa Facebook. Bakit? Burado lahat eh. Pinatanggal lahat. Tama ba? Tama ba? Wala kayong makikita ng Christina Cabrera mangusin sa Facebook. Tinanggal lahat. Pinatanggal lahat. Bakit? Kangayon lumalabas at maghahabol at magpa-file ng bawsi? Come on! Come on! Hey! What's up? Gising! Malaki ba yung offer? Wala na sila ibibigay. Ubus na nga eh. Nagkakagulo na nga eh. Pinapangalanan kita, Christina Cabrera. Alam ng nanay ko na yung anak mo ay hindi kay FLM, kundi sa boss mo yan. O ngayon, magsama-sama kayo, lalo yung si Inday Baho. Gusto kitang murahin eh. Pero iniisip ko pa din na ako ito. Sige, irerespeto kita sa ngalan ng aking paglilingkod. Yung mga message mo, yung sinasabi mo sa akin, sinasabi mo doon sa church ko na hindi ako karapat-dapat dahil ako nuknukan ng sinungaling. Ikaw yung reyna ng kasinungalingan. I-interviewin mo pa yung isa ding sinungaling na si Christina Cabrera na ipapaako yung anak sa kanya na hindi naman? Oh, come on. Oh, come on. Tahimik ako, di ba? Anong sabi ko? Pag ang hayop kahit mabait, pag nasasaktan, kumakagat. Pero bas masakit. Pero bas masakit. O ngayon, wala na akong church na pinaglilingkuran. Ako na lang. Walang madadamay. Walang maaapektuhang pananampalataya. Sasabihin ko to sa'yo ngayon. Kasama pa yung isang Majin Buu. Yung isang Majin Buu na si Mejorada. Gagamitin mo pa ako na pastor ka pa naman. Kausapin mo yung kapatid mo na aminin na. Hello? Ikaw nga, hindi lumabas-labas dyan sa kulungan mo eh. Bakit? Kundi ka ba naman tinaman? Diba, nang magaling, ang galing mong manira, pero ikaw yung merong warrant of arrest na non-bailable na hindi ka na malalabas hanggang sa agnasin ka na doon sa loob ng kulungan. Ano? Takeru, labas! Takeru! Pakita mo sa akin yung tapang mo. Bubunutan kita ng tinik sa lalamunan mo kung kinakailangan. Tahimik lang ako. Hindi ako pumapalag sa mga panin. Andun yung message sa'yo. Andun yung conversation nyo. Andun lahat nakasave sa akin. Sige, matapang ka, pamamanmanan mo ako. Walang manmanmanman, puntahan mo ako. Puntahan mo ako dito sa Sarmiento, Novaliches Bayan. Halika. Sigurado may paglalagyan ka sa akin. Alam mo, hindi. Eto, sabi Joanna, hindi kailangan man magpa-DNA nung Christina Cabrera dahil kailanman, sinabi na nga niya mismo, hindi sila nagkita o nagsasama bilang mag-asawa. Sino ngayon ang titira sa kanya? Diba? Diba? Hindi nga siya na nga nagsabi sa interview eh. Wala siyang pakialam saan siya magpunta, anong gawin niya. Wala siyang pakialam din. May gagawin pa kaya sila? Sino kaya? Diba? Tama ba? Kahit walang DNA, Christina Cabrera, alam na alam ng nanay ko at alam na alam ko na yung anak na yan ay hindi sayo. Oh, okay. Ito naman, may tabobo. Mga tabobo warriors, oh, may super chat na naman ako. Screenshot nyo. I-post nyo doon sa group nyo. Inggit kayo, no? Lalo doon kay doon sa tumitira ng goat. Yung bali-balita na tumitira ng goat. Sikat na sikat ako doon sa page niya, no? Doon sa
sa International Tabobogok Warriors? Sige nyo. Bakit? Naungusan na kita, di ba? 3,000 ka pa lang. Ako, road to 6,000 na ako. Paano ba yan? Hindi, alam mo ito, Monji, hindi na kailangan ipa-DNA. Siya na mismo nagsabi, hindi sila nagsasama. O ngayon, siya ba si Virgin, ano? Hmm? Nabigla na lang nagbuntis ng walang kaabog-abog? Common sense. Common sense. Mabubuntis ka ng walang ibang dumali? Abu ka? Siyang pala ka? Tahimik ako, di ba? Pero ngayon, sabi ko nga, napuno ako eh. Ah. Kung may goat na tinatawag greatest of all time, nagsama-sama kayo! Doon kay Maria Bungangera Chismosa Basurera, mas masahol pa sa damsite ang buhay niya. Sinamahan ng kapit sa patalim sa pangalang Christina Caber. Sinamahan ng isang Majin Buu na may kaso sa gobyerno na hanggang ngayon hindi lumabas-labas dahil lang sa saan? Na may isang scammer na talamak ng pangalan si Yengasa na ginamit ang pangalang Nico Mangusin sa katauhan ng Nico Mangusin na si Yengasa na hindi na makita yung itsura, ganun siya manira. Na sinamahan pa ng isang bobong takeru na gumagamit, hindi ako nakapag-aral pero marunong ako mag-spelling. Hindi ako nakapag-aral pero marunong akong bumasa ng scammer. Sasamahan mo pa nung bading? Yung isa sa may-ari ng 360 na parlor? Yung kala mo kapogi-pogi? Yung chupaeng na tinatawag? Yung chupaeng? Oh. Pa-abugado pa kayo. Hindi kayo abugado. Mga abugago kayo. Sakit eh. Sobra na kasi kayo eh. Diba? Si Chupaeng, gusto mo? Lalo yung sinasabing isa si ano? Yung papangalanan ko na yung isang basketball player sa katauhan ni Mike Jordan. Bro, ingat ka. Tandaan mo, ang matching na paglalalangan din, yung mga kasama mo, pati kambing, tinitira din. Inumpisahan nyo ako. O ngayon, naalala nyo yung may nagpa-jingle contest? Jingle contest? Ng mga Tabobogok Warriors? Kung sino yung mga nag-sponsor, eto daw sinasabi nung hippopotamus, nung puwit ng hippopotamus doon sa Canada. Pinag-uusapan, alam mo, narinig ko yung pinag-uusapan nila ako eh. Kinikim-kim ko lang yon dahil ayokong magsalita. Kinikim-kim ko lang yon dahil... yung hippopotamus doon sa Canada? Naalala niyo ba yung minsan na ako nanulood sa live? May babae doon sisingit. Akala ko magsasabi ng negative doon kay anti-FLM dahil nandun yung isang nagtatanong. Biglang sabi ng babae, ay, DJ Yui, saan ko po ipapadala yung ano, yung donation? Aba, matindi. Sasabihin niyo sa akin, donation? Kayo pala. Diba? Oh, narinig ko yon. Mismong nakita ko yon nung tinagot mo, ay pasingitin muna natin si Bill na ganito at ganyan. Ngayon, anong sabi niya? Ay, DJ Yumi, saan ko po ipapadala yung contribution ko? Bigla mong sinabi, ikaw hippopotamus, ay usap na lang tayo sa WhatsApp, ay tinamaan ka ng magaling. Ayaw niyong may super chat sa akin, pero kayo hihingi kayo ng donasyon doon? O ngayon, sige, DJ Yui, saan ngayon yung donasyon na sinasabi ng babae na si Biel, NBL? Diba kayo mismo humihingi ng contribution para kayo magkaroon ng alin? Ng pondo para saan? Sarap? Sino ang sender na nilabas ni Donna Mayhill? Sino yung sender? Diba yun yung pangalawang nag-file ng
ng alin? Ng Bausi. Sino? Si Hazel Chenjen Luna. O, pinapangalanan ko na. Nakita ko doon. Sinong receiver? Bobo lang yung hindi mauunawaan ito. Ibibigay mo yung bank account mo tsaka yung remittance number mo sa hindi mo kilala. Hello, kayo ay magkakasama, kayo ay magkukumpulan na demonyo kayo. Nakaka-high blood, di ba? Nakaka-high blood. Tahimik lang ako. Pero pilit nyo kung nilulugmok kung saan ako dapat lumugmok, pero hindi ako papayag. Kahit anong sama ko, kahit ang hayop, nasasaktan, kumakagat, ngayon, eto na. Sabihin nyo ngayon sa akin, sino ngayon ang nalilimos? Yui. Sino ngayon ang nalilimos? Ngayon, sige, total, gusto mo? Bakit kaya hindi mo sabihin doon sa FB, sa YouTube, walang super chat na ilagay? Para walang makapag-super chat. Ewan ko lang kung anong magiging reaction mo. Diba sabi ni Donna Mayhill, since kilala ka niya na noon, isa kang talamak na tagahingi ng donasyon. Hello? Kasabihin nyo ngayon sa akin, nalilimos. Tanungin nyo lahat ng mga taong nakasama ko. Ni minsan hindi ako nalilimos. Ni minsan wala akong na-scam. Ni minsan wala akong dinaya. Tandaan mo to, lalo ka na ikaw, baboy ka. Ikaw, Majin Buu ka. Para lang pasukin yung live mo. Sasabihin mo, yung pastor, pinakamababang doon hinihingi ng limos, 10,000. Hello, naglingkod ako sa Panginoon, ni piso hindi ako tumatanggap, ni piso nagtitiis ako. Pero yung sasabihin mo sa akin, ay nako. Oh, ito, yung ano, yung, ay grabe, JR, yung hipopotamis doon sa Canada, na alam, nanonood ako. Biglang tumawag yung babae, pinaakit doon sa kanilang, doon sa stream nila. Alam ko nanonood yung mga yan ngayon sa akin eh. Biglang sabi, saan ko po ipapadala yung donasyon ko para po doon sa singing contest? Eh di wow, sinong recipient? Yung nag-file din ng Bausi, sinong contact? Eh di sila. Uulitin ko, babalikan ko ulit itong pasabog ko na rin. Christina Caber, babalikan ulit kita. Magkano ba ang tinanggap mo sa Talino Warriors at ganyan ang tinatrabaho mo para sa akin? Ayan ah, sa katauhan ng Gyrans, sa katauhan ng Gyrans sa FB, walang picture. Yun ang ginamit mong account para i-contact at i-message yung aking simbahan. At ako ay pinatitigil ninyo sa aking ginagawa. Ayan mga nanonood, pilit po nila akong pinatatahimik at pinatitigil. Sinasaalang-alang daw po nila yung aking katungkulan para daw ako'y hindi na mapulaan. Eh, ginawa nyo na nga eh. Ginawa nyo na nga eh. Tama ba? O ngayon, yung Christina Caber, wala ho kayong makikita niyan sa Facebook. Bakit? Pinatanggal ho lahat yan. Kasi bago pa siya lumabas sa social media, pinatanggal na ho lahat ng kanyang account. Kahit nga grade 1 ngayon, may Facebook eh. Kahit nga grade 1 ngayon, may Facebook. Tapos walang FB, yung Christina Caber. Common sense! Common sense! Tama ba? Naalala nyo ba yung interview? Yung interview niya doon kay Tomboy? Yung may tindahan sa paliko, sa likod niya? Solid rock, iron and iron rock ka pa. Bugbugin kita pag nakakita kita eh. Kagigil ka eh. Ay, pakita mo ka. Bakit? Nakakahiya kasi. Bakit? Kapag nalaman na yung anak hindi pala kay FLM o hindi kay Norman Mangosin. Oh, kaninong anak? Sa boss. Kaya nga umuwi ng summer. Pumunta ng Maynila. Hirap na hirap doon. Anong nangyayari? Abugbog Berna. Diba abugbog Berna ka, Christy? Yung sinasabi mo sa akin, abugbog ako, eh ikaw yung abugbog.
Ikaw nga yung lulumos ng Maynila eh. Ikaw nga yung humingi ng tulong sa akin, di ba? Inabutan kita ng pera, kasama mo yung anak mo. Dumating kayo madaling araw din eh. O ngayon. Sa lahat ito ng mga FLM defender, ilalabas ko to at ilabas ko to. Yung anak ni Christina Caber ay hindi anak ni FLM yan. Yan ay anak ng boss ni Christina Caber. Tandaan nyo yan ha. Tandaan nyo yan. Wala siyang anak dyan. At ang mga kapagtunay niyan, mga kakapagpatunay niyan, eh hindi lang ako. Kausap ko nanang ko eh. O ano ngayon, Christy? Kausap ko nanang ko. O alam mo ba kung bakit hiniwalayan ka at bakit iniwan ka ni FLM? Alam mo ba yung ginawa mo dun sa tatang niya? Sa tatang ko? Diba nung lumuwas daw si... Eto, narinig ko lang kay nanang ko ha. Kinuwento niya kasi kanina. Ikukwento ko na din. Nagbigay na ng signal eh. Gusto niyo bang marinig? Anong ginawa ni Christina Caber sa tatang ko at doon sa bunso kong kapatid nung sila ay lumuwas ng Maynila? Pinabayaan lang naman niyang magutom ang tatang ko doon sa kanyang tirahan. Hindi niya pinakain, iniwan niya, wala siyang iniwang pagkain. Oh, kaya ang tatay ko ay nagsabi at sumama ang loob at umuwi sa amin kung ano ang ginawa mo, Christina Caber, sa tatang ko. At yun ang dahilan kung bakit nagalit sa'yo ang Naalala mo? Ginawa mo? Ako kahit kahit nagbubuhay kalya ko, tinulungan kita. Ayan ha. O ngayon, sabihin mo dyan sa nag-i-interview ko sa'yo kay Solid Rock, isampal ko pa yung mukha niya, pagpuntugin ko pa kayo. Solid Rock, jackpot ka na sa'kin. Masyado ka na. Narinig mo ba yung pinagsasabi mo? Narinig mo ba? Kung nanonood ka, Solid Rock, magsama-sama kayo sa kulungan. Tandaan mo yan. Ano? Ngayon, balikan natin yung mga Tabubugok Warriors. Wala na silang may content. Wala na kasi si FLM nandun na sa loob. Kaya ako na. O ngayon, kahit anong gawin nyo sa akin, wala kayong mahihita. Kahit anong bunganga sa wala akong pakialam. Dahil sanay ako dyan. O ngayon, inggit na inggit kayo, di ba? Inggit na inggit kayo, di ba? Bakit? May nagawa eh. Kaya doon sa nilabas ni Donna Hill, na si Christina Caber ay totoo yun. Ako mismo ang nagsabi kay Donna Hill Milante na yung anak ni Christina Caber ay hindi galing kay FLM or Norman Mangusin, yun ay galing sa boss niya. Ako ang nagsabi kay Donna na yung anak na yun ay anak niya sa boss niya. Diba? Abuka ka. O yung isa, buka ka. Nung isa, atira a goat. Nung isa, mukhang hippopotamus, makamuka. Nung isa, chupapeng. Nung isa, balahura, basurera. May picture pa ako noon, na-save ko. Wow, ang sweet. Actually po, mga kababayan, mga nanonood, pilit po nila akong pinatatahimik. Pilit po nila akong pinatitigil. Tandaan mo to. Lalo na yung nagpalabas ng picture ko, di ba tahimik lang ako yung bading na ano? Sabi ko, wag lang magkaroon ng pagkakataon na magkasalubong ang ating landas. Sigurado, hihilahin ko yung itlog mo. Tandaan mo yan. Magkakasama sila. Pasinin nyo, magkakasama. Eto, I'm not against, ha? Kasi meron din dito tayong pagtanggol eh. Si Ate Boss Lee. Ate Boss Lee, shout out sa'yo, Ate Boss Lee. Please recommend my channel, ha? Bakit? Nanggigigil yung goat, eh. Eh bakit? Road to 6K na po ang inyong lingkod. Sa subscriber, siya na-stuck pa rin doon. Ay, hindi siya talagang maiinggit nga naman talaga. Diba? Isang tumitira ng kambing na nagnanakaw ng
jacket. Di ba, yun naman ang usapan. Ano? Ano pa? Isang kalahati-kalahati. Si Iron Rock daw. Bugin pa kita eh. Ah, yung may-ari ng 360 Salon. Naalala niya na? Ah. Yung isa yung nagtatago, yung Iskamir. Eh, kung tutusin, basbuapo pa ako kay Takeru eh. Tama ba? Ah, Takeru, kung nanonood ka, malakas ang loob kung sabihin ko sa'yo, bas may itsura pa ako sa'yo, hindot ka. Ah. Tanggalin ko muna. Kaya sinabi ko, iba to. Iba yung live mamaya, iba ito. Dito may sasabog. Tahimik ako, pero ginanito niyo ako. Nananahimik ako, pero ginanito niyo ako. O, ngayon. Masarap ba yung naririnig nyo ngayon sa akin? Yung Takeru, kung ikukumpara nyo yung mukha ko kay Takeru doon sa hipopotamus sa Canada, kay Majin Buu, di naman hamak na may itsura ako, no? Tapos ikukumpara nyo ako doon sa bading? Naman. Di ba? Ikukumpara nyo yung ugali ko doon kay Aling Magbabasura? Papatanggalan mo pa ako ng lisensya, ha? Heh! Sampal ko pa sa mukha mo yung lisensya ko, eh. Makakita mo. Yan ang sinasabi ko. Rocker vlogger, pasensya ka na. Ito yung lagi ko sinasabi. Ang hayop kapag nasasaktan, kumakagat. Sinobrahan nyo na, eh. Kahit ang Bible ang nagsasabi, fight the good fight, lumaban ka. Hindi rin gusto na ikaw ay titimid-timid. Hindi rin gusto na ikaw lang ay nagpapaalipustan ng wala kang ginagawa. Hindi ho yan ang Kristiyano. Matuto ho tayong lumaban. Pambihira naman, hahayaan mo lang ba na ikaw ay hamakin at alimurain at alipustahin? Hahayaan mo lang ba na ang pagkatao mo ay irakan dahil ang pag-uusapan natin ay langit din naman? Pasensya na, pero ito yung sinasabi ko. Christina Caber, huminto ka na sa ginagawa mo. Tandaan mo, may sinabi pa na ikaw daw ay hawak ng pulis para daw magpatotoo na yung anak mo ay, di ba, madali ng pekein ng papel. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo. Kailanman walang dugong mangusin na nananalaytay sa dugo ng anak mo, dahil yung dugo na yan ay dugo mo at dugo ng boss mo. Sa lahat ng mga nanonood, yung kanilang sinasabi na kaso ng FLM na Bausi dahil dun sa kanyang asawa na si Christina Caber, huwag kayong maniniwala dyan, dahil yung anak ni Christina ay anak niya yan doon sa boss niya. Oh. Sige, sino pa ba? Yung recipient nyo ng jingle ninyo doon sa taga-Caloocan? Uudyokan yung mag-file ng Bausi? May asawa na nga, may anak? Magpapakontest kayo ng jingle nyo? Siya yung recipient ng pera ninyo? Aba, matindi pala kayo eh, no? Hello? Hello? Ang matalino man na ang matching na paglalalangan din. Hindi lahat ng mga talino warriors na sinasabi nyo mga matatalino talaga. Ako na ang magsasabi, kayo ay pare-parehong bugok at kagaya ko din na hampas lupa. Ano kayo eh? Gusto kong sabihin mga buwisit na rey? Diba? Mga buwisit na rey? Sabi nga ika ni FLM, wala na nga kayong itinulong.
Tapos ngayon, magpaplano-plano pa kayo na paano nyo pagkakaperahan. Hoy! Tumigil kayo! Sinabi na ho niya, wala ho kayong mahihita kahit singkunduling. At wala kayong mahihita. Sa lahat ng FLM vloggers, defenders, please take this. Hiningi ko ang otoridad sa aking magulang na sabihin ito. Masyado na kasi. Tahimik lang ho yung nandoon sa loob. Ayaw ho nun ng aaway. Pero ako ho, hindi ho ako ganon. Kasi ako ho, pumapalag ako. Maiksi lang ang buhay. Kung hindi ko pa ho ipaglalaban ang buhay ko sa karapatan kung anong meron ako, ako na ho yung pinakatangang tao. Kung hindi ho ako lalaban sa lahat ng nanonood, wala ho akong pakialam kung kayo lumayo ang loob niyo sa akin. Pero mahirap ho yung ito na lang ang dignidad na meron ka, hindi mo pa ilalaban. Sorry po, pero ito ho ngayon, para sa katuwiran at para sa katotohanan, yung mga taong nagsasama-sama ng paninira against those people kagaya ng FLM, yung tao na yan, lalo na yung Christina Cabe. Hello? Nakakaawa ho yan. Nakakaawa ka, Christy. Lumapit-lapit ka sa akin para humingi ng tulong. Bakit? Ikaw na mismo magsabi. Abugbugberna ka. Abugbugberna ka doon sa nakasama mo. Hindi mo anak. Hindi ko pamangkin yan. At hindi yan anak ni FLM. Yung mga basher na yan, sige, pasok lang. Pero ito yung katotohanan. In-interview ka nung tomboy, nung Iron Rock, walang muka, pinatanggal ninyo ang lahat ng itsura nung Christina Caber sa Facebook. Yan ay maliit na babae na medyo may katabaan o chubby, may nunal sa muka, medyo maiksi ang buhok. Ewan ko lang kung maiksi ang buhok hanggang ngayon. Pero tandaan mo, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo.